Sadyang napakalawak na karagatan sa buong mundo. Isang bagay na hindi mo kailanman masusukat. Hindi rin basta-basta ang kasaysayan na matatagpuan sa mga karagatan, sapagkat napakaraming bagay ang nadidiskubre sa ilalim ng tubig. Minsan ay nakakakilabot ang nahahanap nila dito. Minsan naman ay nakakamangha. At minsan ay nakakalito dahil nag-iiwan ito sa atin ng isang malaking katanungan. Gayunpaman, anumang madiskubre sa kailaliman ng ating karagatan, ito ay hindi maikakaila na makakapagbigay sa atin ng dagdag na kaalaman tungkol sa ating kasaysayan. Hindi lamang marine life ang matatagpuan sa ilalim ng karagatan, kundi maging ang mga ebidensya noong unang mga panahon. Ang ibang mga divers at dalubhasa ay nakakadiskubre ng kung ano-anong mga bagay, kayamanan, mga lumang kagamitan, o minsan naman ay mga ancient cities. Narito ang ila sa mga kakaibang bagay na matatagpuan sa ilalim ng karagatan. Mga iskultura ng tao. Sa unang tingin ay matatagpuan ang natural na ganda ng dalampasigan ng Canary Islands. Ngunit may makikita kang mas maganda sa oras na sumisid ka sa ilalim ng tubig. Ang ocean floor na isa sa mga isla ay mayroong mga kakaibang sculptures at statues. Sa isang banda ay makikita mo ang mga figura ng mga taong walang mata at tila naglalakad patungo sa isang direksyon na hindi natin alam. Sa isang parte rin ay makikita mo ang isang pabilog at hugisingsing na mga estatwa. At ang mga estatwa na bumubuo rito ay pawang mga katawan ng tao. Ngunit ang mga ito ay hindi bakas ng lumubog, kundi ng sibilisasyon ng isang tao. May ilang mga statues din ang parang may mga hawak na figura ng mga gadgets at appliances na meron din tayo sa panahon ngayon. Kung kaya ang mga estatwa na ito ay hindi galing sa mga kauna-unahang panahon ng mga tao. Ang mga sculptures na ito ay parte ng isang project na tinatawag na Atlantic Museum. Kahit sino ay maaaring bumisita basta lamang ay marunong kang lumangoy at sumisid sa malalim na parte ng karagatan. Mayroon ding natagpuan ng mga scientists na talagang galing pa sa unang panahon. Natagpuan nila ang isang misteryosong underwater city sa may northern coast ng bansang Egypt. Natagpuan nila ang tinatawag na Heraklion ng mga Griego. Sa mahabang panahon ay inakala ng mga tao na malaalamat lamang ang siyudad ng Heraklion, dahil nakasulat lamang ito sa mga akda ng mga Griegong manunula. Noong taong 2012, nadiskubre at natagpuan ang malaalamat na siyudad ng Heraklion. Ito ay natagpuan sa ilalim ng 164 feet malapit sa bayan ng Abugar, Egypt. Ito ay maitatalang 1,200 years nang nagtatago sa ilalim ng karagatan. Nahanap din ng mga scientists ang misteryosong estatwa ni Isis, isang diyosa at maging ang estatwa ng iba pang mga diyosa ng mga templo at mga poste na gawa sa granite ng mga palasyo ng mga lumang royal families noong unang panahon. Pati ang mga lumang akda ng mga Griego ay natatagpuan din sa kailaliman ng karagatan, pati ang mga piraso ng unang barko ng mga Ehipto at mga gintong estatwa. Isang archaeologist naman ang nakadiskubre ng isang granite slab na may taas na 2 metro. Sa granite na ito ay nakaukit ang pangalan ng malaalamat na siyudad ng Heraklion. Ito ay masasabing isang ebidensya ng makasaysayan na matagal nang naghihintay na madiskubre at mapatotohanan ang kanilang kasaysayan. Ayon din sa mga archaeologists, napakarami pang mga artifacts ang naghihintay lamang na madiskubre sa ilalim ng dagat. Ang nais alamin ng mga archaeologists ay kung papaano nga ba napunta ang mga ito sa ilalim ng karagatan. Maaaring isang malakas na lindol daw o isang malakas na tsunami ang dahilan, o di kaya'y isa itong patunay na naganap noong unang panahon ang Noah's Ark. Namangha ba kayo sa mga natagpuan ng ating mga archaeologists? So guys, ilan lamang yan sa mga kakaibang natagpuan ng ating mga archaeologists sa ilalim ng karagatan
Susubaybayan natin ang mga susunod naming mga video para sa mga karagdagang impormasyon at mga karagdagan ng mga kakaibang bagay na natagpuan ng ating mga archaeology sa ilalim ng dagat. So maraming salamat sa panonood sa video na ito at pakatunghayan natin ang aming susunod na kaalaman. Thank you.